Mga kababayan kong butchers and job seekers dyan, naranasan nyo na po bang mablangko or hindi makasagot sa gitna po ng employer's interview? Kababayan kong butchers and job seekers dyan, ano po bang dapat mong gawin kung alam mong malapit na ang iyong employer's interview? Regardless po kung ano pong type ng trabaho ang iyong ina-applyan. Kumusta mga kababayan kong butchers and job seekers dyan sa Pilipinas at saan mang panig ng mundo? Ako nga pala si Wildy and this is my channel, Wildy Boy Official. Sa video kong ito is ibibigay ko po sa inyo ang 5 paraan para po makapasa or paano makapasa sa employer's interview regardless kung ano pong type ng trabaho ang inyo pong ina-applyan. So please watch my video and watch this until the end. By the way mga kababayan kong butchers and job seekers, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na lang po yung notification bell, yung all po mga kababayan, para po lagi tayong magkasama sa mga videos na aking upload. At huwag niyo pong kalimutan na pakilike na rin po and please share kung sakaling po nakatulong sa inyo. Okay? Number one is review. Kahit ano pa pong position yung ina-apply natin, importante po na meron po tayong kaalaman about the position we are applying for. For example, ako po ay nag-apply bilang butcher or meat cutter here in Canada. Kailangan ko pong mag-research. Kahit na po mayroon akong experience, kailangan ko pong ihanda ang aking sarili kung ano po yung isasagot ko sa harap po ng employer. Okay? Number two is practice. Kapag nakapag-review na po kayo at meron na po kayong knowledge, well, it's time na po para gawin nyo na po yan in actual. Well, kung may kasama po kayo sa bahay, just in case yung asawa nyo or yung kapatid nyo, try nyo po silang sabihan na mag-question and answer portion po kayo. As if na yun na po yung actual employer's interview. Well, makakatulong po yan para po magkaroon kayo ng confidence before the time of your actual employer's interview. Kumbaga, mahahasa nyo na po yung sarili kung ano yung maaaring nyo pong isagot at kung ano po yung magiging gesture nyo pagdating po ng employer's interview. Yung kumbaga, hindi na kayo ganun ka matitense, lalo na po sa mga first timer dyan. Okay? So, number two is practice. Number three, be professional. Ipakita po natin sa ating mga employer na tayo po ay maayos manamit. Well, alam naman po natin na kapag sinabing employer, galing po yan sa ibang bansa. For example, Canadian or British, kung Japanese ba siya or Chinese or Korean ba yung mga employer na yan, kailangan po natin manamit ng maayos sa harapan nila. At ang isa pa pong importante, dumating po tayo ng mas maaga sa nakatakda pong oras ng ating interview. Okay? Number 4 po is maganda po tayo ng maaari nating itanong sa employer or specific question. Ano po bang ibig kong sabihin? Kung mapapansin nyo po, kapag katapos po ng interview ng employer, tinatanong po nila yung mga applicant, okay, what do you want to ask about our company? Mga kababayan, huwag nyo pong sasabihin na I don't have any questions. Tandaan nyo po, tinatanong po kayo ng mga employer kung ano ba ang gusto mong itanong sa kanya, meaning kung interesado ba kayo sa company. Now, ang punto po dito, dapat po mayroon kayong itatanong na related po sa company. Be specific. For example, I want to know more about your organization. I want to know about the different jobs in your company, so on and so forth. Sa ganung paraan po mga kababayan, pinapakita po natin na tayo po ay interesado, very eager, at lively po tayo. Kumbaga, excited po tayo na makapasok. Well, sa ganyan po mga kumbaga pamamaraan, nakikita po ng employer na karapat dapat kanyang tanggapin sa kanyang company. Meaning, you're very interested to be a part of the organization. Okay? Number 5 po mga kababayan, kung minsan talaga nangyayari po yung ganito, hindi po natin alam kung ano po yung isasagot natin. Well,
ganito po ang gagawin ninyo. Huwag niyo pong sabihin na I don't know the answer. Napaka-importante po niyan. Ganito po ang sasabihin natin. If you don't know the answer, say this. Can you please reiterate the question? Sabihin niyo po yan sa employer. Well, at that point, maaari po niyang i-clarify sa inyo yung tanong niya. And then, pwede rin po niyang baguhin yung tanong. Huwag po kayong mahiya na sabihin yan, mga kabayan. Kasi, hindi po ibig sabihin na kabawasan po yan sa inyo. Well, nagiging honest lang po tayo. Kung minsan talaga dumarating po yung punto for some reasons na na-freeze tayo or bigla tayo na may mental block. Well, isa pong pamamaraan yan, mga kabayan. But never po kayo magsasabi na I don't know the answer. Okay? So, sa point po na nababaguhin niyo yung tanong, well, i-prepare niyo na po yung inyong sarili. Kapag binago niyo yung tanong, ihanda niyo po ang sarili. At so, at that moment, make sure po na magkaroon po tayo ng right answer. Okay? Make sure po. Isipin po natin na bago po yung employer's interview, ihanda natin ang sa ating sarili. Kung tayong pablangko, sabihin lang po natin, can you please reiterate the question? Meaning, can you please clarify? Okay. Mga kabayan, kung sakasakali pong hindi tayo palarin sa ating employer's interview, meaning hindi po tayo nakapasa, hindi po nangangahulugan na titigil na po tayo. Well, lalo-lalo na po sa mga baguhan, isipin niyo po ito, your failure is only a preparation for your next success. Tandaan niyo, mga kabayan, normal po na nag-fail ang tao. Yung iba nga dyan, yung mga most successful people, bago nila nakabit yung tagumpay nila, is nagdaan sila sa napakahirap ng mga pagsubok, kumbaga. But hindi sila tumigil, yun yung sikreto, hindi sila tumigil para makamit nila yung tagumpay nila. Well, napakasarap makamit yung tagumpay, lalo na kapag pinaghirapan mo. Okay? So, words of wisdom po yan. Tuloy nyo lang. Huwag po tayong titigil. Okay? God always has a plan for us. Ika nga, ang mga nangyayari sa atin, alam ng Panginoon yan, everything has a reason. Okay? Mga kabayan, natapos na naman po ulit ang ating video. Sana po is may natutunan po kayo sa topic po natin ngayon on 5 ways on how to pass your employer's interview. Well, kung sa tingin niyo po is nakatulong, please subscribe and click the notification bell. Yung all po mga kabayan para po lagi tayo magkasama sa mga videos po na aking i-upload. And pakilike na rin po yung share para po dumami po yung ating mga katropa. Now, kung meron po kayong mga tanungan at mga comment, pakilapag na lang po sa ating comment box. Okay? Sa mga kababayan ko din sa Pilipinas, sa lahat ng OFW sa buong mundo, mabuhay po tayong lahat. Ingat po. Stay safe and God bless. Goodbye mga kababayan.